Oh, what's up, guys? So today, for today, we're gonna unbox the new Aegis Solo. So, guys, mod lang po ito at wala po hindi po ito kit, kaya expect dapat kayo na mod lang yung makukuha nyo dito. So let's go to the unboxing. Oh, what's up, guys? So for today, we're going to unbox the new Aegis Solo. So ang ating i-unbox lang ngayon ay ang Aegis Solo mod. So hindi po ito kit. So kailangan kayong mag-expect na mod lang yung i-unbox natin. At mamaya na lang tayo mag-set up, okay? So let's begin in 3, 2, 1. Let's start our unboxing the Aegis Solo. Ito po siya, guys. Oh. Oh, ang ganda, oh. Ang ganda. Oh my God! So, nakalagay dito sa harapan ay ang Aegis Solo. Then, ito po yung mod. Yung kulay blue-green. Tapos, powered by AS chip. Ultra durability super mesh. Hindi ko nga alam bakit nakalagay dito super mesh. Eh, kasi mod naman to eh. Hindi na wala namang mesh. Paano masabi? So, baka. Ah, alam ko na. Baka na may mesh din na ako. Again. So, ito lahat po sa front. Okay? At sa kabila naman, nakalagay dito yung mga content. Aegis Solo. Tapos, nakalagay dyan yung kanilang mga specs. Ang kanyang mga specs. So, ito. Powered by AS chip. So, maganda. Powered with 18,650 battery. Power from 5 watts to 100 watts. So, magkaiba sila, no? Kesa sa Aegis Legend. Kasi yung sa Aegis Legend, hanggang 200 watts, samantalang ang itong Aegis Solo naman ay hanggang 100 lang. So dito nakalagay extreme durability. So mas matigas pa sa buto ko. No, God, please no. No! No! So matigas po to, guys, at waterproof and also dustproof. So, ito pa yung mga specs. So, ganyan. Nakalagay, dito sa box po ay nakalagay ang isang Aegis Solo mod, one USB cable, one user manual, one spare parts pack, and promotion card, and warranty card. So, dyan po, no? So, sulit. So, ito po yung nakalagay yung mga code. O, nakalagay yung code. Kung malalaman mo ba kung legit or 1-1 ang iyong mod. So, mamaya, isa-scratch natin to. Okay? So, let's unwrap the beast. So, sa pag-unbox po ng Aegis mod, ay umpisan po natin dito. Yan. Yan po. Yan. Yun, no? Yun. Tapos, i-kukunin lang natin itong sa taas. At, ganun din sa ilalim. Ayaw! Ah! So, mababa po yung pasensya ko, guys. So, dito na lang tayo mag-uumpisa. Ah, ang bobo ko talaga. Gago! Do it! Just do it! Tagal po.
Fit na fit po kasi, napakaganda po kasi yung pag-rap nila. 6.5 hours later. Seriously, what the fuck are you... Gamitan ko na lang ng gunting. Umpisan po natin dito. Wow, swabe. Tapos, dito. Wow. So, ito na po yung walang damit na box. Then, mabuksan po natin. Just press here. Press. So, ganito. Wow. Ang ganda. So, as you can see guys, nakalagay dito yung textured at wow, medyo madumi ah. Okay lang pala. Yung texture na nakalagay dito, Geek Vape. Tapos, nakalagay po dito, sealed. So, ito pa yung tips ko sa inyo mga guys. So, kung wala pong seal dito, eh, ibalik nyo na lang sa vape shop nyo o kung kanina nyo binili. Kasi, pagbukas to, halatang ininda at di sumabay yung lalo-lalo na. Kasi po, joke lang yun guys. Kasi po, kung di nyo to, kung nabuksan na po ito, eh, halatang ginamit po o na-use. So, nakaka-low quality, di ba? So, parang pangit, di ba? So, let's cut this. So, gamitin ko po ay ang cutter. So, wala po tayong cutter, guys. So, gunting na lang. Mag-tis-tis po muna tayo kasi ginamit ang sister ko eh. Ah. Seriously, what the fuck? Yun, ang tigas. Napakaganda po ng packaging po. Tapos, dito naman, kabila. Ganito na lang. Wow, ang suwabe. Okay, so, hindi po ito magaganito kasi hindi po magnet yung kamay natin guys. So, ang gagawin po natin ay hawakan natin po dito at saka dito. Tapos, just i-lift lang po natin. Tapos, magsaslide lang po yan. Then, wow! Ganda guys, oh! Wow! So, ito po yung ating pinaka-mod. Guys, ang ganda guys. Wow! Di po ako nag... Napakaganda. Wow. So, ito na po na. Kunin na po natin. Nakalagay po dito. Isang mod. Lagay po muna natin dito. I think ito po yung USB charger o USB port para sa pag-upgrade ng software. Uy, may kasama pa po pala. So, ito po yun o. USB port or USB connector. Lapit po natin. Tapos, yung mga kit. Buksan natin. Ito po. I think ginagamit ito sa pag-coil. Pag-coil. Lang yung para sa wire. So, dito po. Tapos po, yung seal sa malapit sa connector. Excuse me. Marami po. Malapit po sa connector. Ito po yun. Dito. I think dito po yung nilalagay. Oh. Dito. So, dito guys. Ito po yun. So, next. Next, user's manual. So, ito po yung user's manual. At ang pahuli, meron po sila dito warranty. Warranty, I think. Wow, ganda. Lagay po dito, Geek Vape. Tapos, purchase info. Ganito po. Dito po, lagay. Tapos, Aegis Solo Mode. Ito po, mga operation instructions. Uy, ginagamit po pala to. Ginagamit po pala to sa pag-open ng dito sa may battery. Bobo ko talaga. Tapos, ito, lagay pa natin dito. Tapos, yung Aegis Legend, which is yung dati kong mod. Binenta ko na yon sa kaibigan ko, kaya, kasi, ayaw ko na baka mabigat eh. Maganda rin naman siya. Napaka-okay po ng Aegis Legend na mod, pero
Mas maganda po itong solo kasi first, it is handy. Pangalawa, madali pong itago. Yun. Dito, sa kabila. Wow. Ito po yung nag-advertise po sila ng Aegis solo na pula. Yung mga tao mahilig sa manok na pula, di ba? Pwede po dito. So, advertising sa Legend. Lagay. Next is the warning card. So, dito po. Alam niyo na, very self-explanatory po. Then, sa kabila, wala. Parang pagtingin niya sa akin, wala. Okay, ito po. So, ito po yung lahat na nabibilang sa Aegis solo na pack. So, okay. Bigyan po natin ng details ang Aegis solo mod. Ito po yung mod. So, bibigyan po natin ng details yung mod. So, ito po yung skeleton niya, guys. Oh. Napakaganda. Oh. Nagbiblend talaga. Oh. Pati yung stitch, iba. Kulay blue na. Napakaganda. Wow. Tapos, leather. Leather po to, mga guys. Napakaganda. Tapos, nakalagay dito, Aegis. Tapos, ito po yung charging port. Okay po. Tapos, yun. Napakaganda. Napakaganda po. So, ito po yun. Oh. Wow. Napakaganda po. Tapos, dito po mamaya, pag nalagyan po natin ng battery, papaandarin po natin. Yan. Tapos, dito sa babaw, palagay po dito yung ...2019. Tapos, 34. BP, 426 GB 7P. So, latest pa po to, guys. 2019 lang po ito na produce. So, dito naman sa kabila. Ito po, ganda. Pagaganda po, guys. So, dito yung nilalagay yung battery. So, di ko na kailangan yung nasa kit kanina kasi mas madali po kapag kamay yung gagamitin mo. Yo, ganito. So, ito po yung sa loob po. Ganito po. Tapos, ito po yung kanyang takip. So, nakalagay po dito. Kung nakikita nyo, negative. So, yung side ng battery na ilalagay nyo dito, yung battery na, if you face nyo dito sa mic cap, yung negative side ng battery, o yung flat side ng battery, yung walang titi, yung walang utong na gago! Part ng battery, dito nyo ilagay. So, lagyan po natin ng battery. Ito po yung aking battery. Ilalagay po na po natin sa loob. So, dito. Ito po yung positive at ito po yung negative. Tatakpan lang po natin para mas kung nakalala kayo, dito po yung negative. Dapat po natin sundin para walang malfunction sa mod natin. Tapos, iti-twist lang po natin. Uluwag po. Napakaganda. Dapat po, Ay, nakalimutan ko pa nga pala. Para po sa pagiging waterproof resistance, meron po ditong rubber. Meron po ditong rubber. So, lagay na natin.
So, ito na po. Beautiful and intact. So, lalagyan na po natin ng atomizer. And let's fire it. Oh, wait. I-on pa po natin. So, ito po. 5 clicks po para mag-on. So, papatayin ko muna yung flash. So, ganito po. 3 clicks para change yung settings. 1, 2, 3. Oh, sorry. No coil detected po. So, ito po ang TCNI, TC at stainless steel, TC and TI, TC, TCR. So, ito po yung VPC at bypass mode. So, ito na rin po yung power mode. At tara, lagyan na po natin ng atomizer. Here we're back again, guys. So, nalagyan na po natin ng atomizer yung Aegis Solo natin. So, meron ako dito yung dalawang atomizer. So, ito po yung tangke. Yung legit na Zeus X atomizer. So, ganito ito po. Maganda. Dito po yung airflow. Yan. Maganda. O, sa mga nagpi-flavor chasing dyan, di ba? Ito po yung pinakamaganda. On my own opinion. Ito po yung pinakamaganda kong na-try sa flavor po. So, Aegis Zeus X. Tapos, itong kauna-unahan kong atomizer. Ang drop. So, ito po yung drip tip. Binili ko rin po ito. Ito po guys. Oh. Drop. Yan. Tapos, ito po, hindi po ito kasama sa atomizer. Kuha lang po ito. Nadala lang po sa, tawag po dito kasi, heatsink dito. Para hindi umiinit yung mod ko. Ganito po. Yan. Oops, medyo na, basa-basa pa po. Wet po yung atomizer ko, wet. Okay. So, una po natin ilagay ang, wait. First, kukunin ko muna yung aking juice. So guys, ito po yung juice na aking ginagamit. Wow. Ito po. AD VR Top Gun. Times 2 flavor, times 2 cloud. Ito po. Mivas 2 winner. Asia Best Fruity 2019. So, sa lahat po na natikman na juice, ito po yung pinakamasarap. But, ito yung pinakamasarap at ito yung pinakamasakit sa bulsa. So, yan. So, wag na natin patagalin, guys. Lagyan na natin ng atomizer. So, ang una ko pong ilalagay ang itong drop. Fit yung flat. Napitit. Tapos. So, ito na po, guys. Napakahaba po. Napakahaba. So, padarin na po natin. 5 clicks. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Maganda. So, new coil. Kung yes po, yeah, ito po yung positive button. At ito po yung negative kung old. So, ito yung tip ko sa inyo, guys. Palagi na lang pindutin yung positive or yung new button. Ito. Yan. So, ito na. Power. So, 35. Dito yung pababa na power. Dito, sa negative. At, kung gusto nyo mag-skip mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ito po yung max na na kuryente na kaya niyang i-produce. 100. So, yung pinakababa naman ay ito, yung 5.0. So, let's go guys! Ipa-fire na po natin to. So, 60. Yan, napaklicky po. Kung naririnig niyo po, napaklicky.
Nakuha, 60. So, tara. Let's fire. Ito po yun. Ito po yung kanya tunog pag nagpa-fire. Okay. Back na po natin. Napakaganda po. At ito po yung pinakanagustuhan ko sa solo. Napakahandi po. Di po yung napakagaan na in-expect nyo, pero okay na po. So, next. Wait. Napakaganda po. Yan. At napakahaba sa drop na atomizer. So, next. Ito naman yung tangke natin. Let's go! So, ito po na. Napakaganda po sa ating tank. So, ito po yung nag-appear sa screen nyo po pag bago nyo pong lagay ang atomizer. Ito po. New coil. So, nag-iba po yung coil natin. So, press na lang po natin lagi yung new. Yan. Ito po guys, yung nagandahan ko dito, yung clicky sound ng fire button. You know? Paganda po. Ito po. So, rinig po. Gusto nyo bang marinig ang hiss ng ASMR? So, tara po. I-pack po natin. Zeus X. Napakaganda po na flavor. Lasap niyo po talaga yung flavor. So, ito po yung itsura niya, guys. With Aegis Legend Zeus X. So, ganito po. Close up. Then, dito. Tsaka dito. Kaganda po. Napakahandi na po. Napakaganda po. Sa hipak pa. So, that's it for today, guys. Tapos na po yung ating vid. So, hoping to mas marami pa akong video na magagawa in the future. So, guys, supportahan niyo po ako sa pag-unbox at pag-feature ng Aegis at mga vape. Sana po, supportahan niyo po ako at pagpatuloy na walang support ako. At just be humble always and peace.